Hi guys! So now, nandito na naman tayo. Medyo hinihinaan ko lang yung poses natin kasi tulog yung aking baby. So now, I wanna share how to cure mastitis, how to avoid mastitis, especially sa ating mga mami kasi napakahirap kapag nagpapa-breastfeed ka tapos magigising ka na lang ng yung dede. So ako po, nandito tayo ngayon pala sa New Zealand. Dito ako nanganak sa aking pangalawang baby na si Chanel. So, dati, nung nanganak po ako, nung po kasing kay Sydney, hindi ako nagpa-breastfeed. Nagpa-breastfeed ako 1 week to 2 weeks, then pinahinto na. So, dito sa pangalawa, sensya na medyo magulo. Sa pangalawa po is, nagpa-breastfeed talaga ako kasi sa bahay lang tayo at sayang naman, di ba? Kasi ang dami kong gatas. So, yun. Ano nga ba yung ginawa ko? Kasi minsan po, ngayong lately na 8 months before, magigising ako, ang tigas ng daddy ko, sakit-sakit, hindi ako nilalagnat, pero sobra sakit, kahit dinidaddy ng anak ko, walang lumalabas. Ang ginagawa ko po, nagpapakulo ako ng garlic, tapos meron siyang luya, tapos pagkapakulo niya po, mayroon siyang lemon, yung balat ng lemon, yung katas ng lemon po, pipigain ko yon. So, yun guys. Tapos, yun po yung ginagawa ko. Papakulo po kayo ng 2 pirasong maliit na bawang. Kasama yung balat, may kasamang luya. Kung meron kayong lemon, wala kayo, okay lang. O kalamansi na lang. Papaano lang yung panlaban lang dun sa lasa ng luya. And garlic. So, yun. Pagkapakulo niya, ilalagay ko po siya sa baso. Hindi ko na isasama yung ano. Isistrain ko. Talagyan ko ng konting honey. Kung wala kayong honey, substitute niyo po siya sa sugar. So, yun. And then, ngayon po, lately, 8 months na si Chanel. Lagi-lagi po yung nangyayari sa akin kasi minsan matutulog ng mahaba yung bata tapos malilingat ka na lang pagka umaga. Tigas-tigas na ng daddy mo. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Guys, ngayon lately, nangyari sa akin, Sabado yun eh. Sabado, 8 months na yung anak ko. So, 1 month na yung nakakalipas. Nalingat ako, parang hindi okay yung pakiramdam ko. Medyo masakit yung ulo ko. Parang para akong lalagnatin. So, parang nung gabi na, nung hapon, uminom na ako ng paracetamol kasi mainit na yung pakiramdam ko. Then, napansin ko yung breast ko na isa, is parang medyo naninigas. Then, malambot naman, hindi siya ganun katigas like before, pero meron ako nakakapang parang mga lumps or bukol ng milk. So, yun. So, noon, meron akong luya, ininom ko, minom din ako ng gatas, nandyan pa rin siya. Then, kinabukasan, nandyan pa rin. Umiinom ako ng pinakuluang garlic. Ayaw pa rin matanggal, guys. Tapos, ang ginawa ko, ito po yung ginawa ko una, manalangin po tayo kasi meron akong nakakapang lumps or bukol dito sa right arms ng right breast ko kasi kinakapa ko siyang ganon. Although, hindi na siya masakit. Hindi na siya ganun kasakit kasi may lumalabas naman na milk. Nangyari sa akin, may lumalabas na milk before kasi maninigas siya, walang milk. Although now, meron na lumalabas na milk sa kanya. Tapos po, medyo masakit pa yung dito sa upper part niya, dito sa taas, dito sa taas niya. Tapos merong lumps or bukol. So yun, syempre nag-worried na ako, hindi ko na alam. Ano ba to? Sabi ko. Siyempre nanalangin ako. Yun ang pinaka-the best sa atin. Nagpanatilihin, ugaliin natin. Huwag tayong magpapanik. At water. Kaya tayong mga mami, kahit dalaga pa lang kayo, kumirot yung daddy nyo, huwag nyo siyang papa-opera o anuhin, huwag. Kasi yung daddy po natin is alos puro ugat yan. Sometimes may naiipit na ugat lang. So, ang gawin nyo po is very hot compress. Very hot water, guys. Hot water. Ako po talaga hot, not warm. Talagang hot siya. Tinitiis ko po yung sakit. Nakikita ko yung aking daddy is namumula na yung side. Kung saan yung meron ako nakakapang lumps, dun ko linalagay. So, yun guys, very hot po. Tiisin nyo po yung init, guys. Para sa inyo din yan. Kasi yung hot water, malaki ang tulong.
Lalo na sa dede, para dumalo yung mga nagparang milk. So, yun na nga ang nangyari. So, halos 1 week po yun, guys. Nandyan siya, nakakapako siya. Kinontinue ko lang. Since magising ako, magko-compress ko siya. Tapos, magko-compress ako, sasabihin ko na po lahat, guys, ha? Yung towel po, na bimpo, babasain ko muna yan ng konting malamig na tubig. Kasi kapag dinirect mo siyang ganun, madaling mawala yung mainit na tubig, madali siya lumamig, I mean. So, kapag ni pina... Basahin nyo po ng konti yung inyong bimpo, then buhus-buhusan nyo. Huwag nyo siyang ibabad ng mainit na tubig, guys, kasi hindi nyo siya mapipiga. Konti-konti yung lagay nyo. Then, yung binuhusan nyo, yun yung ilagay nyo po. Lagyan nyo siya ng konting suka, kasi napanood ko, nag-google ako, yung suka is nakakatulong din. Lagyan nyo siya, i-compress nyo lang 3 times a day, guys. Then, ito pa ang isang nakatulong po talaga. Malaking tulong siya. Nung uminom ako nito, ito siya, guys. Go-lecithin, yan siya. Cholesterol support pa siya. Ito ay nakamalaki ang tulong niya para i-unblock or unclog. Ang clog, tanggalin yung bara ng milk nyo sa inyong dede. Tuminom po kayo ng 3 times a day, tapos kapag naging okay na, 1 a day. So, yun po guys. Ito po yung aking ininom dito sa New Zealand. Yan po yung price niya. $29.99. So, $30 na siya. I-convert mo siya na sa 1.3 dyan sa Pilipino. Philippines. Nandyan sa Philippines po siya, guys. So, yun. Malaking tulong siya. So, ako din po pala ginagawa ko rin nung kasi po yung ano, dahil dito hindi sila nagbibigay ng antibiotic. Ito po. Garlic ang ginawa ko, guys. Isang pirasong garlic ganto, didikdikin ko ng konti, then nguguyuin ko siya, then inuman ko ng tubig kasi minsan natutuwal ako, tapos sasabay ko ng konting chocolate or something sweet, ganun po siya. So yun po yung mga masishare ko po sa inyo. Huwag kayong magpapanik kapag ganun po yung nangyari sa inyo. Bumili po kayo ng ganto, for sure meron din itong parang tubig siya, meron siyang ganun sa Pilipinas. So ngayon nagtitake na lang ako ng once a day habang nagpapabreastfeed ako para maiwasan na yung nagka-clog or may namumuong gatas, tapos sa sakit-sakit. Syempre, kailangan lagi tayong healthy, lalo na meron pa akong binabantayan na panganay. Dalawa po yung aking anak. So, be healthy, keep safe everyone. I hope may natutunan kayo sa aking channel, and please subscribe and please click the notification bell kung di po inyo pa po nagagawa. Maraming salamat po. Lagi po kayong manalangin at mag-iingat. Bye!